Good day sa inyong lahat, mga kaibigan! What's good? What's good? What's good? And today, today, mga kaibigan, is magde-dreadlocks tayo ng buhok. Para sa mga nagtatanong dyan kung paano ginagawa yung dreadlocks at kung kaya mo bang i-dreadlocks yung sarili mo, well, ito yung video para sa iyo, mga kaibigan. So, papakita ko sa iyo kung paano mo i-dreadlocks yung buhok mo nang ikaw lang mag-isa. So, mga kaibigan, bago ang lahat, please share and subscribe na po kayo sa aking channel. And without further ado, intro muna tayo, guys! Welcome back sa inyo, mga kaibigan! So, mga kaibigan, bago tayo magsimula, mga bagay na kakailangan natin, kailangan nyo po ng pangganchilyo. Yung maliit na pangganchilyo, no? So, kung saan po nakakabili nito, hindi ko rin po alam kasi inabor ko lang po sa kaibigan ko to, no? And then, kakailangan ninyo po ng Rio. So, ahead of time, nagpareyo na po ako ng buhok. So, pinadivide ko na siya. So, ganito po yung magiging itsura niya. So, ipapadivide mo yung buhok mo kasi yun yung hindi mo kayang gawin. Kasi nga, mahirap naman i-divide yung buhok mo na maayos kapag ka ikaw lang mag-isa. So, may di-divide mo na lahat yung maayos yung buhok mo. No? So, sa pagdadreads, hindi po mahalaga kung ano pong klase yung buhok mo. Kung straight man yan o kulot. For as long as same naman yung procedure na gagawin mo, hindi ka man siguro magkakaproblema. So, una po sa lahat, kailangan mo munang ipa-reo yung buhok mo o ipapatali mo siya, ipapagawa mo siya individually kasi hindi mo siya, yun nga yung mahirap gawin, hindi mo siya kayang gawin. So, mga kaibigan, no, to clarify things lang, karaniwan kasi pag nakakita naka-dreadlocks, ang iniisip ng tao, hindi niya buhok yun, pinakabit lang or something like that, parang ganon. Well, pwede yun, tsaka hindi naman laging ganon. Pwede ka magpakabit ng dreadlocks, halimbawa, meron ng ready-made na dreads, papakabit mo sa buhok mo. Yun nga lang ano siya, hindi siya matibay. Siguro mga 5 ligo lang pipirma, matatanggal na yung dreads mo. Unlike sa buhok mo talaga, kahit maka 10 ligo ka, hindi mo tatanggal yan, buhok mo yan eh. So, ang gagawin natin ngayon is hindi po extension, ang gagawin natin ngayon is dreadlocks. So, kung ano po yung buhok ko, ito lang po yung i-dreads natin. So, ganyan na siya kahaba. So, start na tayo, guys. So, once na naka-divide na yung buhok mo, at tapos ka na magpareyo, so ganito na magiging itsura niya. Kung mapapansin nyo, guys, meron ako mga naka-dreads na talaga kasi dati na nga ako naka-dreads. Pero meron ako dito hindi pa naman naka-dreads. So, ito yung gagawin natin at papakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. So, guys, pag na-reyo na nga yung buhok mo, edi ganyan na siya. Kukuhanin mo siyang ganyan, hawakan mo siyang ganyan. And then, gaganyanin mo siya. Uulitin mo tong process na to. Siguro mga... Ano yun, guys, eh? Titigas yung buhok mo along the way hanggang diretso. So, yun yung pinaka-base niya. Maraming nagde-dreadlocks na hindi ito ginagawa. Rektahan, ginagamitan kagad din nalang pangganchilyo. Pero, may kanya-kanyang style tayo eh. Mas gusto kasi yung ganito, mas matibay siya, mas matagal siyang mabaklas. So, kung i-maintenance mo siya at igaganchilyo mo siya daily or every 3 days, let's say ganun, tatagal yung dreads mo, no? Tsaka mas maganda siya. Compared mo dun sa rekta, igaganchilyo, mga 3 ligo lang kasi, baklas na yon. So, mas okay yung ganito, guys. Yung iba, naglalagay sila ng ano, pagka nagda-dread sila. Naglalagay sila ng Wax Gatsby. Well, hindi rin ako ganun eh. Mas gusto ko yung ganito. Yung natural lang. So, ulitin mo lang yung process hanggang sa makuha mo na yung tumigas na siya. Yung magkaroon na siya ng base. Yung parang hindi na siya mababaklas. Paulit-ulit lang, ikot ka lang kahit papanong ikot gusto mo. Kung pakaliwa din, pakanan naman. Basta kumbaga, parang ano, ibubuhol mo lang siya, guys. Bubuhol mo lang siya sa sarili niya. Para yun. Tumigas siya para mamaya pag ginanchilyo mo, meron ka ng base, may pangahawakan ka na at madali na siyang ganchilyohin. So, pasensya na kayo dun sa aso, medyo maingay. Yan, makikita nyo guys, oh, medyo matigas na siya tsaka buo na siya, no? Sabog-sabog lang siya kasi nga gaganchilyohin pa natin yung later. So, yan muna yung pinaka-base niya. So, yun yung reason kung bakit ipapadivide mo yung buhok mo kasi nga, kaya mo naman siyang gantuhin kahit walang salamin, kahit di ka nakatingin, kaya mo itong gantuhin eh. Pero, hindi mo alam kung hanggang saan ba yung dapat mong hawakan na buhok pag hindi divided yung buhok mo. Then okay din nagagamit ka ng ganito mga clay para hindi madami yung iba habang ginagawa mo yung iba. So ako lang talaga nagda-dreads ng buhok ko, mga kaibigan. Pero yung first dreads ko, yung pinakaunang beses kung ginawa yon, eh may nag-dread sa akin. Pero yung mga succeeding, puro ako na yung gumagawa sa sarili ko. Kasi bukod sa mahal siya, pag nagpa-dreads ka kasi, siguro ang bayaran niya lowest 1.5 eh. Kahit ganito kaiksi yung buhok mo. Eh unlike sa ikaw gagawa, pagod ka lang, wala kang gastos. So, mas okay siya. So guys, ito na yung mangyayari niya after mong magawa yung base na sinasabi ko. Ganito na siya titigas.
So ngayon, pwede mo nang i-ganchilyo yung ganito. So mamaya, papakita ko naman sa inyo kung paano siya ginaganchilyo. So, ayusin ko pa ng konti. So guys, may mga katanungan tayo, no? Kung yung nagde-dreadlocks ba naliligo o hindi? Mga kaibigan, naliligo araw-araw yung taong naka-dreadlocks, no? May mga nagde-dreads na dinaday yung buhok nila eh hindi na sila naliligo, kaya mukhang dry yung buhok nila, ganun. Or bihiran sila maligo, once a week na lang nila binabasa yung buhok nila. Kaya yun sa kanila, medyo parang malinis tignan, neat silang tignan kasi hindi sumasabog yung buhok nila. Well, ako hindi po ako ganun. Well, kahit naka-dreads ako, araw-araw pa rin maligo, yun nga lang, nababaklas, pumapangit na itsura. Well then, i-maintenance mo, okay naman yun. Later on, di na siya mababaklas, no, sa tagal ng panahon. So, siguro mga first 2 months mo talaga mababaklas pa siyang ganyan. Then, after na masanay na yung buhok mo, di na siya mababaklas. So, para sa mga gustong sumubok na mag-dreadlocks dyan, anong pakiramdam? Una sa lahat, mga kaibigan, makate. Bakit makate? Kasi yung anit mo, exposed na. So, naalikabukan yung anit mo, naiinitan yung anit mo. So, makate talaga. And then, parang nga sinasabunutan minuminuto, pero mahina lang naman. Kasi nga, may weight na yung buhok mo eh. So, para siyang hinahatak. Yun yung pakiramdam niya pag naka-dreads ka. Pero, ewan ko, kasi gusto ko siya eh. For something na gusto mo, hindi mo siguro mahalagaan yung mga consequences na kapalit nun. For as long as gusto mo isang bagay. So, kung masaya ka at gusto mo isang bagay, tuloy mo lang. So, kakaibigan, ito na itsura niya bago ko siya i-ganchilyo. No? Kailangan ganito itsura niya. Matigas na siya and may body na siya bago ko siya i-ganchilyo. Para matibay yung dreads natin, mga kaibigan. So, guys, mapunta na tayo sa ating ganchilyo moment. No? So, ewan ko nakikita niya ito yung pang-ganchilyo. So, technically, ito yung idea na gagawin mo. So, itutusok mo sa gitna yung pang-ganchilyo. Then, kapag may nakalabas na buhok, iikot mo siya, ipapasok mo siya. So, kung tatanungin mo kung gagawin mo yun ng ilang beses, napakadaming beses, kaibigan, no? So, talagang matagal siyang gawin at nakakangawit talaga. So, pwede mo siyang ganyanin para, halimbawa, nagsisimula pa lang, marami pa yung nakalabas. Ganyanin mo muna siya para kumonte. Mamaya pag konti lang tsaka may isa-isahin. Pero habang marami pa, ganyanin mo muna siya. So, kahit no look kasi, ewan ko, ganito lang talaga ako mag-dreads eh. Ewan ko sa iba kung paano ginagawa nila, no? Pero ako ganito lang ako mag-dreads, mga kaibigan. Kahit no look yan, ginaganyan ko lang siya. Then, ibang side naman, hoping na lahat ng mga sabit-sabit na buhok ay pumasok sa loob para mas lalo siya magkaroon ng body. So, medyo matagal talaga ito, mga kaibigan, no? So, tingin ko, time-lapse muna tayo. Pero guys, kung ako tatanungin nyo, bakit naman ako magde-dreadlocks? Well, same thing din yan eh. Kasi alam mo mga kaibigan, maraming bagay kang ginagawa na hindi naman ginagawa ng ibang tao. So, ibang tao mapapatanong din sa'yo, lalo pag di niya naiintindihan. Bakit ka nagaganyan eh? Para saan ba yan? Halimbawa mga kaibigan, magandang example natin dyan yung pag-akyat ng bundok, no? Kasi yung iba, sobra na-addict talaga. Isa na siguro ako doon, no? Na masaya umaakyat ng bundok at nag-i-enjoy gawin yun. Pero maraming mga kaibigan sa atin na nagtatanong, ba't ako akit ang bundok? Pagod lang yan. Ang gagawin ko dun. Ang init-init, pagod. Well, kanya-kanyang prospektibo yan eh. So, hindi natin pwedeng ipush ang bawat isa na magustuhan yung bagay na gusto natin. Hindi porket maganda sa atin at gusto mo yung isang bagay, eh maganda na rin para sa iba. So, ako bilang isang tao na nagde-dreadlocks, hindi ko ina-expect na magugustuhan ako ng ibang tao. At lalong hindi ko ina-expect na matutuwa sila sa itsura ko. Well, prospektibo na rin yun, nire-respeto natin yan at ginagalang natin, no? So, kung hindi nila tayo galangin at respetuhin, hayaan na lang natin sila kasi mas mataas yung pang-unawa natin kaysa sa kanila, eh. Kaya, basta masaya ka, tuloy mo yung ginagawa mo, gawin mo lang. Kung tingin mong gusto mo talaga mag-dreads at gusto mo masubukan, eh tuloy mo kaibigan at subukan mo. Hindi mo masasabi kung pangit siya o maganda, not unless masubukan mo siya. So, pasensya na kayo mga kaibigan sa sobrang kadaldalan ko at medyo matagal talaga kasing gawin to. So, baka mainip kasi kayo sa panonood sa akin, eh, kukwentuhan ko kayo habang nanonood sa akin. No? So, it's worth a try. Kapag hindi mo nagustuhan, pwede ka man lagi magpakalbo. Kasi mga kaibigan, oras na ginanto mo yung buhok mo, matagal bago siya mabaklas at mahirap siyang baklasin talaga. So, kung gusto mo mabilisan, mabaklas siya, pakalbo ka. Pero mas na humaba naman, syempre, yung buhok mo na naka-dreadlocks, hindi na naka-dreadlocks yung mga buhok na haba.
kahit na hindi mo to ipaalbo, halimbawa, hayaan mo lang siya na nakaganyan, yung mga susunod na tutubo, hindi na naka-dreads, kaibigan. Kailangan mo siyang gantuhin ulit. Kailangan mo siya i-maintenance. Siguro at least once a week i-maintenance mo siya para ma-maintain mo yung naka-dreads ka. So, mahirap din mag-dreads, mga kaibigan, no? Tsaka matagal. Matagal maligo, matagal lahat. Hindi ka pwede kasing maligo nang hindi ka mag-blower. Kasi babaho yung loob ng buhok. So, kailangan pagka ligo mo, after mo maligo, blower ka agad para matuyo siya na maayos. Pero once naman na nagawa mo ng maayos yung dreads at nag-blower ka, mabango yung dreadlocks, mga kaibigan. Kumbaga, mas mabango pa siya sa mga normal na buhok eh. Kasi, yun nga, maayos, basta maayos yung pagkakagawa mo sa kanya. Ligo ka ng maayos, shampoo ka, then blower mo. Mabango siya, mga kaibigan. Kung yung tingin ng iba, mabaho yung dreadlocks, then siguro hindi marunong yung may-ari ng dreadlocks na nakita nila or naamoy nila. Pero basta marunong ka mag-dreads, mabango yung dreadlocks. Eh, hindi naman ganun kahirap maligo. So, ang pinagkaiba na lang paliligo ng iba sa hindi naka-dreadlocks, pag naka-dreadlocks ka, mga kaibigan, dun sa tabo, i-dilute mo muna yung shampoo. So, kuha ka ng tubig, tapos lagay mo dun yung shampoo, dilute mo muna bago may buhok sa buhok mo. Tapos yun, tsaka mo siya kuskusin. Nang pangkaraniwan, ligo ko lang pangkaraniwan, tapos banlaw mo ng pangkaraniwan. Yun nga lang, make sure na banlaw siya. Kasi baka may naiwan na shampoo dun sa loob ng buhok. Eh, hindi maganda yung amoy nun kapag natuyo. So, make sure na maganda yung pagkakabanlaw mo. Tapos right after magbanlaw, towel ka, then blower mo siya kagad para hindi magkaroon ng molds o whatever pa naman or magkalisawan pa man. So same thing, lahat naman siguro pag naligo, ganun din eh. Lalo yung mga mahaba buhok, nagbo-blower din naman talaga siguro sila, no? Hindi mo pwede yung towel dry lang kasi nga babaho. So kung paano yung pag-alaga mo sa normal na buhok, ganun din naman pag naka-dreads ka. Hindi na, nothing special naman sa ganitong bagay. So medyo mainit, mga kaibigan, pinagpapawisan na ako at nangangawit na ako, no? Pero tuloy lang, gusto ko to eh. Pag gusto mo, tuloy mo yan, kaibigan. Pag masaya ka, tuloy mo lang, masaya ka eh. Walang pwedeng humadlang sa'yo o magdikta sa'yo sa isang bagay na masaya ka. Kahit ano sabihin ng ibang tao, tuloy mo, kaibigan, basta masaya ka. It's a free country, mga kaibigan. Gawin mo kung saan magiging masaya. Live life to the fullest nga, sabi nila, mga kaibigan. And update ko lang kayo, mga kaibigan. No? Bukas may climb tayo ng bundok, no? So abangan niya, mga kaibigan. Hindi ko alam kung saan ako dadali ng mga sinalihan ko kung anong bundok yung aakyatin. Kung major climb ba o minor lang. Pag minor lang, baka muwi tayo, mga kaibigan, no? Kasi medyo boring ni. Pero hindi naman siguro. Bablog pa rin natin yung kahit minor climb lang. Siyempre, bablog natin yung para makakita nyo naman yung ano, no? Trail, paket ng bundok, and pababa, and yung siyempre, scenery sa taas. Siyempre, momontage na naman natin yung taas niya, no? And siyempre, it's an opportunity to meet new friends. Isa sa maganda sa pagsama sa mga community, lalo yung mga pag-akit-akit ng bundok na yan, eh, to meet new friends. So, syempre, masaya. May mga bagong kaibigan na makikilala. New ideas, makapagpalit ang ideas sa kanila. And sa ganun paraan ka mag-grow, kaibigan. So, sa mga kaibigan ko dyan, takot na makisalamuha o nagdadalawang isip kasi baka may mag-isip na may mangyaring masama. Binibigyan mo yung sarili mo ng hangganan. Yung kumbaga, parang pinipigilan mo yung sarili mo na mag-grow. Nandahil sa mga kinatatakutan mo na baka may manloloko, baka ganito, baka ganyan, baka may mangyaring masama, whatever. Huwag mong bigyan yung sarili mo ng dahilan para hindi mo subukan yung bagay na gusto mo, no? So, walang dahilan. Walang kayang pumigil sa'yo, kaibigan. Meron kang gusto subukan, gawin mo. Hindi ka mag-fail sa isang bagay not unless pag sumuko ka na, no? Huwag mong hayaang mag-fail ka. Subukan mo and pagtagumpayan mo anuman ang bagay na gusto mo gawin sa buhay mo. Hindi ko naman sinasabi ito, mga kaibigan, dahil sa tayong ano, no? Pero payong kaibigan lang, kaya nga tayo nandito eh. Kaya nga tayo nagbablog, mga kaibigan, no? Para sana kahit papaano makapukaw tayo ng atensyon at makapaganda tayo. Makapagbigay tayo ng good influence sa mga taong nanonood sa atin at sumusubaybay sa ating channel. Hindi man tayo pala rin na sumikat o whatever. Ang mahalaga, may mga tao tayo natulungan. Sabi nga nung idol ko si Kong TV, ang sikreto ng pagyaman, kailangan marami kang taong natutulungan. So pag marami kang taong natutulungan, yayaman ka, kaibigan. Yun ang sekreto niyan eh. Sipin mo naman, yung may-ari ng SM, sabi nga ni Idol Kong, 'di ba? Napakadami niyang taong natutulungan. Ilan yung taong pinasasahod niya? Lahat 'yon yung pamilya noon natutulungan niya. Although nagtatrabaho sila doon, given na 'yon. Pero kung wala yung SM, wala silang trabaho doon. So in a way, nakatulong pa rin yung may-ari ng SM sa kanila. Nakapagbigay opportunity to grow, to learn. Malaking bagay na yun. So tayo bilang isang normal na nila lang, sumusubok tayo na makatulong sa ating kapwa and makapagbigay ng positive insights para kahit papano sa mga tao natin dyan na medyo nadadown sa buhay, eh magkaroon sila ng brighter look sa ating paligid. So after na ito mamaya, papakita ko sa inyo yung kanong ng itsura niya. Ayan, halos tapos na siya, okay na sa akin yung ganito. So pupuliduhin ko na lang, tulad nga sinabi ko sa iyo, kapag ganyan na siya katigas at ganyan na itsura niya, iisa-isahin ko na yan. Papasok na sa loob yung mga buhok. So, gaganyanin ko na siya.
So yung buhok mo iiksi ng mga 20% kapag nagpa-dreads ka. Hindi naman ganun kalaki iiksi niya, mga 20% lang ang iiksi ng buhok mo once na dreads mo siya. So mapunta ka pala tayo sa cost and pros itong pagka-dreadlocks, no? So ang isang consequences ng gantong buhok, para kasi nasa bunutan, sigo-segundo. Sa simula lang naman yun, lalo pag mahigpit pa yung dreads mo. Ang isa pang consequences niya, don't expect na magugustuhan ka ng tao o titignan ka ng astig kapag naka-dreadlocks ka, no? Ang unang tingin sa inyo, mabaho. Unang tingin sa inyo niya, nakakatakot, mandurukot. Yun ang unang tingin sa inyo ng tao. So, kailangan tanggap mo yun bago ka mag-dreads. So, kung ano man yung ano niya, kung ano man yung pros niya, ang pinaganda lang na naka-dreads ka, mga kaibigan, hindi ka na magsusuklay. Kasi lagi nakaayos yung buhok mo eh. Pag-gising mo pa ng umaga, nakaayos na yung buhok mo, wala ka nang gagawin. At ang isa pang magandang dahilan kung bakit ka magde-dreads, mga kaibigan, no? Kung bakit ka magde-dreads, isang napakagandang dahilan. Kasi gusto mo. Gusto mo siya subukan, gusto mo siya matry. Passionate ka sa bagay na to, well, mag-dreads ka. Yun yung isang pinaka-isang bagay na walang pwedeng pumigil sa'yo kung bakit ka magde-dreads. Pero kung wala kang ganun, wag na, mga kaibigan. Kasi baka mairita ka lang sa pagde-dreads, eh magpakalbo ka lang bukas makalawa. So, make sure na gusto mo talaga itong bagay na to bago mo siya gawin. Kasi maraming kaakibat na kapalit ang pagde-dreadlocks. Isa na nga dyan yung nakakainis na mukhang mandurukot ang tingin sa'yo ng lahat ng tao. Parang hindi ka gagawa ng matino. Ewan ko, mga kaibigan, kung nagiging judgmental lang ako sa sarili ko, no? Pero yun kasi yung nararamdaman ko eh. Pag sumakay ako ng jeep, lumalayo sila sa akin. Of which, good na good yun, mga kaibigan, no? Lalo, mga kaibigan, pag yung jeep masikip na, ay sus, good na good, mga kaibigan, naka-dreadlocks kasi maglalayuan sila sa'yo eh. So maluwag yung upuan mo, mga kaibigan. Tapos kapag sumakay ka naman ng bus, eh malapit na mapuno yung bus, nakaupo ka, mga kaibigan. Good na good din, bakit? Ayaw ka nalang tabihan, lahat sila may katabi na ikaw nalang wala pa. So nakakatuwa, di ba? Pag gabi naman, naglalakad ka, mga kaibigan. Nakakita ka naman durukot. Hindi na mag-iisip sa'yo na gawa ka na masama. Kasi mukha ka naman durukot eh. Sabi niya, ay kabrad ka, kabrad. So yun yung mga advantage niya, arasahan, mga kaibigan. Ewan ko sa inyo kung advantage ba tawag doon, pero sa akin advantage yun eh. So mga kaibigan, yun na yung ano, no, pinaka-concept kung paano ba mag-dreads ng sariling buhok. Kaya so makita niyo, halos patapos na siya. Siguro gagawin ko na lang muna yung ibang buhok din, then pakita ko sa inyo mamaya yung finished product natin. Kung ano ba yung tsura niya pag na-dreads ko na siya. So, uulitin mo lang yung same process sa lahat ng buhok mo, sa lahat ng remaining na buhok mo. Ulitin mo lang yung process niya. Siguro later na lang guys, medyo kasi masyado mahaba ito kung isa-isa yung talaga natin. Papakita ko na lang sa inyo yung finished product mamaya. Sana nakita niyo naman kung paano ko siya ginawa, no? Paano ko siya in-execute. So, uulitin mo lang lahat ng process. Then, magkakaganyan na siya. Right? So yun guys, halos tapos na siya, no? I hope nakuha niyo po paano yung logic or paano siya ginagawa or sana nagkaroon kayo ng idea kung paano in-execute yung pagde-dreads ng buhok. And sana natuto kayo, mga kaibigan. Well anyway, ayusin ko pa siya, mas pupulidihin ko pa kasi medyo sabog-sabog pa siya ng konti and it will take a lot of time pa. So I guess dito ko natatapusin yung vlog na to. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Please share and subscribe na rin po kayo sa channel ko, no? So, I really appreciate your comments, mga kaibigan. So, sana comment down below po kayo para sa mga suggestion natin dyan, para sa mga further content, kung meron kayong mga naiisip na ipa-content sa akin, and then kung kaya ko naman, syempre, i-content natin yung mga kaibigan. So, once again, this is Monty signing out.